Huli sa loob. Let's go. Ang Corregidor Island ay matatagpuan sa entrance ng Manila Bay at ito ang nagsisilbing depensa para sa mga sasakyang pandigma ng mga nagtatangkang sumakop sa Pilipinas. Ngunit noong panahon ng World War II, Hapon at dito naganap ang madugong labanan sa pagitan ng mga sundalong Hapon, Amerikano at mga sundalong Pilipino. Libo-libong tao ang namatay sa isla na ito, kaya naman ito ay kinatakutan ng maraming tao sa kadahilan ng marami daw nagpaparamdam at hindi matahimik na kaluluwa dito. Bago mo marating ang Corregidor Island, kailangan mo munang bumiyahe ng 2 hours papuntang Cavite. At from Cavite, kailangan mo naman sumakay ng bangka papunta sa isla. Guys, nandito tayo ngayon sa Corregidor. Pagdating namin dito, dumiretso na agad kami sa aming unang destinasyon, ang Abandoned Military Hospital. Ang Abandoned Military Hospital ang nagsilbing tirahan at gamutan ng mga sundalong sugatan noong panahon ng World War II. Maraming taong nawalan ng buhay sa hospital na ito. At dahil sa tagal na ng panahon simula nang ito'y maabandon na, maraming nagsasabi na madalas daw ay may naririnig sila ditong mga boses na sumisigaw, umiiyak, na tila ba ramdam pa rin nila yung sakit na dala ng digmaan. Kaya naman ito ang tinuturing na pinaka-haunted na lugar dito sa isla. So ayun no, nakapagpahinga na tayo at ngayon 3 PM na. Mag-i-start na exploring natin dito sa Corregidor Island. Bago kami mag-explore sa hospital, pinuntahan muna namin yung ibang abandoned building katulad nito. Sabi ko makikita nyo dito sa part na to, sobrang sira-sira na talaga siya. Bumagsak na yung mga pader, semento, yung mga bato-bato. Kalingin sa taas, talagang sa sobrang tagal na niya. Bagsakan na sila. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa napadpad kami dito sa Battery Way. Alright guys, nandito tayo ngayon sa may Battery Way. At kung mapapansin nyo, may mga tamaan bala. At habang nag-i-explore yung mga kasama ko, naiiwan naman ako mag-isa dito. Puro habang nagsasalita ako, napahinto na lang ako bigla sa narinig ko. Narinig niyo yun? Parang may nagwahuli sa loob. Hindi ko talaga alam kung ano yung narinig ko. Pero isa lang yung sigurado ako. Ayaw nila na nandito ako. Hindi ko alam kung anong meron dito sa loob na to. Dahil maya-maya lang, dito kinabahan na ako at kinilabutan ng sobra. Kaya pumunta na kaagad ako sa mga kasama ko. Grabe. Talagang creepy talaga dito. Sobrang nakakatakot talaga sa lugar na to. Halos hindi ko maipaliwanag kung ano ba talaga yung mga naririnig ko. Pero dahil nga sa gusto kong malaman kung may nagpaparamdam ba dito sa lugar na to, pinasok namin yung lugar kung saan meron akong narinig at nang narinig sa loob. Grabe pakiramdam dito, kinikilabutan ako. Sobrang bigat sa pakiramdam. Natila ba may mga matang nakatingin sa'yo at nakatitig? Nagbibideo ako sa labas. May narinig ako dito parang nagwawalis. Ito yung lugar na yan. Okay guys, as of now, ang oras natin ay 5:54 at mag-i-start na tayong explorein itong Abandoned Military Hospital. Titignan natin kung totoo nga ba talaga na marami nagpaparamdam dito sa lugar na to. 5 PM, pinasok namin ang Abandoned Military Hospital. Kakaiba ang pakiramdam dito. Mas mabigat ito kumpara sa Battery Way kung saan meron tayong narinig. Inisa-isa namin yung mga kwarto dito at may mga sulat dito na hindi namin malaman kung ito ba yung mga pumanaw dito sa lugar na to. Inakyat namin yung third floor at mapapansin mo dito na medyo maayos pa yung mga pader. Wala akong nararamdaman na kakaiba at mabigat na pakiramdam dito. Pero nung bumaba na kami sa second floor, dito na kami kinalabutan nang makita namin ito. Saan yan? Ah, sa ano? Sa tao. Dito ginagamot o humihiga yung mga sundalong sugatan at baka dito na nga rin sila binabawian ng buhay. Unti-unti nang dumidilim kaya nagpasya na muna kami lumabas para maglatag ng tent at magpahinga. Alright guys, as of now ang oras natin ay 7:30 at nandito tayo sa labas itong hospital. Makita nyo nandun yung tent natin at mamaya babalik ulit tayo doon sa loob para malaman natin kung totoo nga ba yung mga lumipot na ulit kami para maghagis ng barya at para magsindi ng kandila sa loob ng abandoned hospital. Pero after 1 hour, napansin ni Zark na namatay yung isang kandila sa loob ng building. Pinuntahan niya ito at sinindi ang muli. At maya-maya lang ay may narinig siyang boses na nanggagaling sa loob. Pakinggan niyo itong mabuti. Parang boses ito ng isang lalaking umiiyak at nahihirapan dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Bakit hindi sumita?
Meron somewhere dito. 12 AM, pinuntahan namin yung kabilang parte ng hospital para subukan namin yung mga dala naming ghost sensor at EMF. Pero after 10 minutes, wala kaming naramdaman dito. So dito guys, yung EMF natin, wala naman masyadong magnetic field dito. So, which again, wala siyang madedetect na kahit anong spirits or entity na malapit sa atin. Kaya naman lumipat kami ng pwesto sa parting likod ng hospital para doon kami mag-imbestiga at ito na yung nangyari. Umilaw yung EMF na dala ni Zart sa pinakamataas na level. At ayon sa aking pagkakaalam, kapag umabot ito sa pinakamataas na level, ibig sabihin may malakas na uri ng elemento o espirito na nandito. Kaya mabilis kaming umalis sa lugar na to. At habang papalayo kami, para kaming sinusundan ng kung anumang uri o klase ng elemento o espirito na nandun sa lugar na iyon. Minabuti na muna namin magdasal para sa proteksyon namin at para na din sa mga espiritu na hindi matahimik sa lugar na ito. At sinama ko na din sa pagdadasal na sana maka 100k subscriber na ako bago matapos ang taon. 1 AM, nagkikwentuhan kami about sa naranasan ni Kuya Clark na binabangungot daw siya habang natutulog. At habang nagkikwento siya, may bigla kaming narinig na naglalakad sa gilid namin. Pakinggan nyo itong mabuti. Hindi namin talaga maipaliwanag kung ano ba mga ibig sabihin ng mga nagpaparamdam sa amin. Senyales ba ito na ayaw nila na nandito kami o sadya talagang hindi matahimik yung mga kaluluwang nandito. Alas 3 ng madaling araw, lumibot na ulit kami para sa 3 AM challenge. Pinasok ulit namin yung kwarto kung saan merong narinig na boses si Zart na parang umiiyak. Pagpasok namin dito, sobrang bigat sa pakiramdam at yung EMF na dala namin ay meron ding nasasagap na energy. Sobrang nakakakilabot talaga itong lugar na ito dahil pakiramdam namin ay meron kaming kasama dito na hindi namin nakikita. At hindi rin namin malaman kung espiritu ba ito o isang elemento. Sa pagstay namin ng overnight dito sa abandoned military hospital, isa lang yung napatunayan ko. At ito yung totoong maraming kababalaghang nangyayari dito sa lugar na to.